Ang soursop, mas kilala natin sa tawag na guyabano, ang pinaka-healthy na prutas sapagkat maraming vitamins at nutrients ang makukuha natin mula dito. Ang iba't ibang bahagi nito, tulad ng dahon, balat ng puno at bunga, ay maaring makuhana ng maraming uri ng healthy chemicals na may magandang benepisyo sa ating kalusugan. Ang dahon ay isa sa napakahalagang parte ng prutas na guyabano. Maraming benepisyong hatid nito sa ating katawan. Ilalaga lang ito at inumin ang pinaglagaan na parang tsaa. Napakainam nito at talagang mabisa. Maraming mga sakit ang pwedeng magamot sa pag-inom ng guyabano leaves tea. Katulad na lamang ng sakit na UTI. Epektibo itong panlunas sa sakit na UTI o urinary tract infection dahil sa taglay nitong vitamin C na nakapagpapaalis ng harmful bacteria sa daanan ng ihi. Kapag uminom kayo nito, ay mararamdaman ninyo ang gaan at ginhawa sa pakiramdam kapag umihi kayo. Dahil din sa ito ay nasubukan ko na at tunay nga namang napakabisa nito. Tulad din ng kanser, alam na natin ang guyabano ay panlunas o panlaban sa sakit na kanser. Sinasabing 10 beses ang bisa nito kaysa sa chemotherapy. Ang pag-inom ng pinaglagaan ng dahon nito at pagkain ng prutas ay makakatulong upang maiwasan ang sakit na kanser. Katulad din ng diabetes, mainam itong pantulong upang ma-maintain ang blood sugar level ng mga taong diabetic o sa mga may lahi nito. Nakakatulong itong mapababa ang blood sugar at wala naman itong masamang epekto sa ating katawan. High blood. Nakakatulong ang pag-inom ng pinaglagaan ng dahon ng guyabano sa mga taong high blood. Ito ay nagpapababa ng mataas na presyon. Paano ba ito i-prepare? Kumuha lang ng dahon ng guyabano depende sa laki, mga 15-20 piraso. Hugasan ito at pakuluan sa kaserola o kaldero sa mga 1 litrong tubig ng 10-15 minuto. Kapag malamig na ay ilipat ang pinaglagaan sa 1 grapon o bote. Kung may refrigerator ay mas mainam, pwede itong ilagay doon upang hindi mapanis. Uminom nito 3 beses sa 1 araw. Ituloy-tuloy lang ang pag-inom at mararamdaman ninyo ang ginhawa sa inyong katawan. Mas mainam kung ito ay hahaluan ninyo ng mga 3 dahon ng pandan upang maging mabango at masarap ang lasa, lalo na kung ito ay malamig. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik.